Hello guys, it's me TV and welcome back to my channel. Ayun guys, so for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung bago kong blessings. Yes po, may dumating pong blessings sa buhay ko. And parang kinakabahan nga ako sabihin eh, kasi baka mabigla ako yun. Buntis ako. Buntis ako. Charot! So ayun, hindi po. Paano ba to? Bumalik po ako ng second hand sasakyan. And dream ko po itong kulay na to kasi siya ay kulay black. Yes, kulay itim siya. Matagal ko na talagang gusto ng kulay itim na sasakyan. Actually, tatlo na ata yung naging sasakyan ko, puro second hand. Tapos kulay dilaw, kulay pink, mint green, tapos green. Yun. Then, gusto ko talaga ng black. Tapos hanggang sa parang nitong January, nakatatlo akong palit. Dalawang palit ako ng sasakyan. Kasi parang ginawa ko, binay-insel ko. Siyempre, kasi gusto ko nga talaga makuha yung gusto ko ng sasakyan. So, ganun yung ginawa ko. Nag-Honda Civic ako dilaw, tapos nag-Mitsubishi Lancer MX, kulay green. Tapos, ayun, nung isang linggo, binenta ko yung Lancer. Tapos, ang tagal kong ilang araw din ako naghanap. Naghanap yung sasakyan hanggang sa may sinend sa akin yung pinsan kong sasakyan. Ito yung Mazda 3, 2004 model. And medyo fresh pa siya, ang kintab niya, basta ang ganda pa niya. So, ayun, isi-share ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya yung kotse na nabili ko. Kahit second hand, di ba bongga na. So, ayun guys. Okay, so, pupuntahan na natin yung nabili kong sasakyan. Papakita ko na sa inyo. And today kasi ako eh, merong ganap. Yes, magraraband ako ngayon. So, ayun na siya. May dumalo ka bukas. Okay, after nyan, syempre, papasok na tayo sa loob. Ang init, with lockers. Papasok na tayo sa loob. Hi guys, so mag-i-start na natin siya in 3, 2, 1. Ito pa nagbukas yung Bluetooth. Then, papin natin yung aircon. Malakas yung aircon niya, promise. Malamig, magja-jacket ka talaga. Okay yung lahat, promise. Gumagana lahat ng pintana. Then, nakarehistro pa siya, promise lahat, okay talaga. Upuan, syempre. Ayan, yun sa loob. Makita nyo, promise okay na okay pa siya. Jackpot ako dito sa price na to. The price is right. Ayan, ito yung sanang. Palamigin ko muna. Then, gusto nyo makita yung makina. Then, papakita ko sa inyo yung makina niya. Okay. So, open natin siya. Habang pinapalamig natin yung record. Okay, papakita ko sa inyo. Ito yung makina niya. So, pupunta na po ako sa bahay ng clients ko. Ayan, so nakikita nyo, umaandar na tayo. Ayan.
Ayan, umaanday na tayo. So, ito po guys. Okay na okay siya, promise. Kaya sa mga bumibili ng second hand ng sasakyan, syempre, kailangan maging mabusisi kayo sa mga bibiling ng kotse. Huwag tayo basta bili kasi syempre, sayang yung pera na pinaghirapan natin. Diba? Kasi ako, inipong ko to talaga. Promise. Inipong ko to. Hindi biro yung ilalabas natin na pera. Hindi naman siya kamahalan. Syempre, kailangan pagbibili tayo ng sasakyan, yung alam natin na magiging maayos at hindi natin pagsisisihan bandang huli. Diba guys? So, ayun. Diba? Kaya kailangan maging mabusisi, lalo sa makina. Diba? Unang-una dyan yung makina. Kailangan walang tagas or anything. Kailangan yung maayos talaga. Yung pipiliin nyo, nabibili nyo. Wala namang masama sa mga second hand na sasakyan. Ako kasi, syempre hindi ko pa kaya mag-brand new. Diba? So, ayun. Inipon ko siya sa pag-makeup ko, sa pagre-reban ko. So, diba? Sipag at tsaga lang talaga yung kailangan natin para makuha natin yung gusto natin. Siyempre, pag gusto natin, kailangan paghirapan at pagtrabohan natin itong maiging. Diba? Hindi tayo yung agad-agad. Kasi ako, kung sa maaalala nyo, yung nabili ko sa sakyan dati, yung Honda na pink. Tapos, after noon, nag-Ford ako yung mint green. So, yun. Tapos, yun nga. Yun, inipon ko yung mga tinubo ko sa pagbabay yung Selkinemi. M-M lang. Diba? So, ayun. Basta sipag at tsaga lang talaga para makuha nyo yung mga mini-mini nyo. Kasi ako, dream ko lang talaga dati magkasasakyan. Then, tinan nyo, eto na ngayon, diba? Sobrang bait ni Lord sa akin talaga. Kasi hindi niya ako pinababayaan. And, syempre, sobrang thank you din sa mga clients ko dyan na nagtitiwala sa akin. Ganun. So, ayun. Malapit ako sa ba. Ay, hindi. Malayo pa pala. So, magta-turn left tayo. Ganun lang, guys. Pag pipili ka. Actually, nung kinuha ko tong sasakyan na to, wala akong kasama. Ay, dami kasama ako. Pero yung friend ko, wala akong kasamang mekaniko. Kumbaga, parang natuto na rin akong tumingin-tingin ng sasakyan. Naging mabusisi ako sa makina, sa bawat gilid, ganyan-ganyan. Kaya, sa mga nakakachat ko ng mga seller, sorry talaga kung sobrang dami kong tanong. At ang nakakaloka, nung binili ko to kahapon, kasi kahapon ko lang ito binili. Nung binili ko to kahapon, shucks, talaga. May nakasabay akong buyer. Parang ako na yung nahiya. Kaya ako na yung nag-giveaway dun sa isang buyer na nakasabay namin. Kasi ang akala nung asawa nung seller, kasama ko yung naka-Honda na itim. Kasi promise, kasabay na kasabay lang namin talaga siya. Pagbaba namin ng sasakyan, bumaba rin ng sasakyan yung isang buyer. So, diba? Parang ako yung nahiya. Sabi ko, hala, paano to? So, ako na yung nag-giveaway. Sabi ko, sir, okay lang naman sa akin. Sa ina na lang to. Kaya ganyan. Tapos, sabi nung asawa nung seller, sabi na, ma'am, huwag ka na mag-inarte, ma'am. Sabi nang ganon. Wait na mag-inarte, ha? Sa'yo na yan. Check muna. Hinila ko sa makina. Pina-check sa akin yung makina. Ewan ko, parang gustong-gusto niya ata na sa akin tumapunta. Sabi niya, bagay daw sa akin. Bagay ba sa akin? So, ayun. Hanggang sa okay na, nagbayaran na kami. Diba? The price is, ano talaga, right? Promise. Worth it yung pera talaga na masasabi ko, hindi ko pagsisisihan bandang huli. So, ayun guys. So, andito na ako sa bahay ng clients ko. So, guys, thank you for watching. And, magbablog ako soon ulit. Ang ipablog ko naman ay kung paano ba kung gano'ng kahirap maging makeup artist. Charing! So, ayun guys. Thank you for watching, guys. Bye! Share ko lang to sa sakin na to para sa inyo. Bye-bye! Saka pala, may nakalimutan ako. Kailangan pala, pagbibili kayo ng sasakyan. Ayan. Kasi, init. Kukwento ko na. Kailangan pagbibili kayo ng sasakyan, syempre, kailangan complete papers. Kung second hand talaga to, kailangan may ID ng first owner, yung ganyan-ganyan. Tapos check nyo yung ORCR, yung ganyan-ganyan, kung original ba ito or what. Siyempre, kailangan pag magdadrive kayo, kailangan may lisensya kayo. Ganun, diba? Ganun lang yun. So, ayun. Yun lang po. Nakalimutan ko lang sabihin yung mga papeles ng kotse. Complete papers naman ito na nakuha ko. Doktor daw yung may-ari. Tan yung pinidonate. So, ayun guys. Thank you for watching. Bye.